Medyo feel ko ang ano, ang vibe mo. Magaan ang pakiramdam ko sa'yo. Gusto ko lang mahawakan yung kamay mo ng konti. Siguro po madami na kayo dito, hindi na lang ano. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon, at sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-usapan po natin yung part 20 ho nung vlog ng Kalingap Rab kay Beyonce, mga kalingap. Na kung saan, i-highlight naman po natin dito yung tungkol po sa pampakilig po nung dalawa. At alamin po natin, yung usapan ho ba nila ay part pa rin po ba ng panliligaw? Dahil minsan ho, si Kalingap Edo dito, minsan binabawi ho yung mga binibitawan niyang salita o kaya pampakilig, mga kalingap. Pero siyempre, obserbahan ho natin yung kanilang mga kilos. Totoo nga ba ang kanilang nararamdaman o talagang part lang ng pagbablog? Pag-usapan po natin yan, maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre magpapaalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos meron din po tayong Facebook page at pwede po nating panoorin, pwede po nating suportahan, pwedeng i-follow at saka po i-like yung mga upload po natin. So maraming salamat po sa inyo. Tapos gaya po ng dati, lagi nating pinapaalala, baka pwede rin po nating suportahan si Kuya Bala Santos Matubang, si Kalingap Rab, si Ate Edna Vlog, si Rovel Ombalalag, at saka po si Japper Sniper. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers sa ngayon. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito pong patungkol po sa vlog ni Kalingap Rab kay Beyonce. Ito po yung part 20. Siyempre ho, sa ngayon, alam naman po natin na yung tandem po nung dalawa, ni Edo at saka po ni Beyonce, ay nagiging trending na rin po. Marami na rin pong sumusuporta. Ang katunayan po niya, nung nakaraan, hinighlight po natin. Meron na pong vlog si Kalingap Rab sa kanila na nagkaroon na po ng 1 million views. Bali po yung part 1. Tapos yung part 2, malapit na rin po. So ibig sabihin ho talaga, sinusuportahan ho sila at maraming kinikilig siyempre. Kaya sa pagkakataong ito, ang episode po natin, i-highlight naman po natin yung pampakilig po nung dalawa. Ano po, unahin po muna natin, nung nandun po sila sa tabing dagat, doon po sa may bagasbas, dahil nga po nung time na yun, si Narab ay aalis, tapos may mga pampakilig po sila. Dahil parang gusto ni Kalingap Edo na lagi silang nagkikita. So parang nagpapaalam po si Edo po dito sa pagkakataong ito. Panoorin po natin. Pwede ba akong bumisita sa inyo paminsan-minsan? Fit naman po. Pwede. At ayan, siyempre, ayoko naman pumunta doon nang walang paalam. Bisita lang. Okay lang yun. Ano man po? Sigurado kasi matagal yun eh. Mamimiss kita eh. Mamihirap. Ayoko pa naman pag picture lang or chat lang. Iba talaga pag personal. Mas maganda ka pag personal. Wala na naman po kayo. Oh my God. Napangiti lang kita. Gusto ko kasi lagi nakikita ang maganda mong ngiti. Ha? Seryoso nga. Ang ganda. Mas lumaganda ka pag habang tumatagal. Dahil mga kalinga po, nagpaalam po si Edo po dyan na kung po pwede, bumisita po paminsan-minsan. Sa madaling salita, mukhang okay lang naman po. Dahil ang punto po ni Kalingap Edo po dito ay yung parang personal. Para namamalas niya po yung ganda ni Beyonce, mga kalinga. Ngayon, dito po sa pag-uusap po nila dyan, dumating po sa punto na si Beyonce ho ay parang nagdududa kay Kalingap Edo. Yung sinabi niya po na baka raw marami na siyang dinala po dyan, panoorin po natin. Siguro po madami na kayo dito, hindi na lang ano. Marami din nila ah. Ano yung sabi mo dyan? Yung mga tinutulungan ko. Yung mga beneficiary ko. Dinadala ko minsan dito. Naliligo kami. Ay, opo. Okay. Yung ano po. Papanood mo naman siguro. Supportive ka eh. Alam mo yan. So, maligo? Pambira. Hindi po. Hindi po. Wala po. Hindi po. Sige na. Hindi po. Babasa yun dito. Wala kang bisan? Wala po, pati ako na. Tapos nabanggit po dito ni Kalingap Edo na parang yung kamay ni Beyonce ay hindi na humagaspang. Ano mga Kalingap? Dahil kung hindi mo matandaan ng mga nakaraang vlog, nabanggit po yan na medyo magaspang nga po yung kamay po ni Beyonce.
Pero sa ngayon ho, hindi na raw. Panoorin po natin. Gusto ko lang mahawakan yung kamay mo ng konti. Kasi okay na baga. Hindi na magaspa. Hindi na po kasi masyadong nahihirapan paglabas. Kasi ang gusto ko, dapat lang. Dapat lang. Dapat inaalagaan. Dapat ka lang alagaan. Lahat basta nangangailangan. Believe ako sa inyo eh. Sa mga babayan po natin, yan po ang epekto ng pagtulong po ng Team Kalingap. Siyempre ho, meron na po silang washing machine. At saka siyempre ho, medyo hindi nakamukha nung dati. Malaki na po ang ipinagbago po ng buhay nila, mga kababayan po natin. Kaya wag po tayo magtaka kung ang kamay po ni Beyonce ngayon ay hindi na po magaspang. Pero napansin niyo po yon, medyo matindi po ang titigyan po ng dalawa, mga Kalingap. Walang kakupas-kupas po ang dalawa kapag nag-uusap. Malalalim po yung tingin ng bawat isa. Ngayon, isunod po natin, yung tanong naman po ni Kalingap Edo po kay Beyonce, kung sino daw po ang crush, panoorin po natin. Sino ba ang crush mo? So what's your feast? The city screaming, we're not coming home tonight. Secret po. Secret? Secret. Hirap naman nun. Wala bang clue? Kahit konting clue lang. Para maupakan ko yan. Pero po, siyempre hindi po sasabihin yun ni Beyonce. Mahihiya po yun. Pero sa kilos po nila, alam po natin kung sino, mga Kalingap. Pero si Kalingap Edo po, nagtanong din. Patungkol din po sa kanya, no? Para kung ano yung tinanong niya kay Beyonce. Tapos siyempre yung parang sa kanya rin. Ito, panoorin po natin. Ako. Hindi mo ako tatanungin. Sino ang rush ko? Nandiyan lang yun sa tabi-tabi. Tabi-tabi lang. Tabi-tabi po. Saan po? Tabi-tabi. Okay, ba ikaw? Hira. Asyo muna. Asyo muna. Wala namang imong katabi. Saan mga kabayan po natin, kinikilig na po ba yung mga viewers natin sa ngayon? Baka hindi pa. Ngayon, dagdagan natin siyempre para kiligin po yung hindi pa kinikilig po dyan. Dahil dito po sa pagkakataon na ito, hindi na ho natiis ni Beyonce na hindi hawakan po yung kamay ni Edo po. Panoorin po natin. Tara na po. Tara na po. Tara na po. Tara na po. Wala ko hawakan. Hindi na. Tara na po. Tara. Iniisip ka. Sakit sa ulo. Thank you po. We only need the two of us together. So ayan po, simple lang po yung mga nagiging usapan po nila. Pero alam po natin, nag-i-enjoy po yung dalawa. Paano masabi? Lalong-lalo na po kapag may mga sundot po si Kalingap Edo po, ano? Ito pa, patungalin natin. Mas masarap minsan kapag may kasama. Nakikita ko po, nakasama niyo na po baga si ano? Si Romel po. Ayoko na. Gusto ko iba. Gusto ko. Gusto ko yung crush ko. Gusto ko yung isa dyan. Gusto ko yun ang kasama ko. Marami. So dyan po, magkakaroon tayo ng idea na ang tinutukoy po ni Edo dyan ay si Beyonce, mga Kalingap. Ano po? So ang dating po ng usapan po nila, talagang medyo maganda doon po sa mga fans po nila. Sigurado po yan, masaya sila. Kaso nga lang, mga Kalingap, ito po ang problema.
Dahil madalas po si Kalingap Edo parang binabawi minsan. Matapos niya pong sabihin yung mga nakakakilig. Ito po, panoorin natin. Po. Anong mga tipo mo sa lalaki para naman makapag malay mo, hanapang kita. Hindi ko pa kailangan muna. Pero mga Kalingap, ano po sa palagay po natin? Seryoso ba talaga si Kalingap Edo dito or hindi? Nakabayan natin. Ano po sa palagay po natin? I-comment nyo po sa baba. Pero siyempre ho, bago tayo mag-end, panoorin nyo po uli ito para medyo tumama po ang pakiramdam po natin. Dahil dito naman, parang kabaliktaran ho. Kapag sinasabi niya na joke lang, ito panoorin po natin. Akala ko po kasi noon, sobrang tahimik niya po. Tsaka Hindi naman, kaya lang, siyempre, medyo pili lang siguro ng konti ang mga taong pinag-openan ko. Kaya, yan, ikaw, medyo feel ko ang vibe mo. Magaan ang pakiramdam ko sa'yo. Magaan. Sana okay lang sa'yo. I-share ako paminsan-minsan at minsan puro kalokohan. Minsan sweet naman. Tingnan ko pasaya niyo po. Pero always totoo. Sana ikaw din. Willing naman ako mag-ganyan. Makinig. Nandito lang ako. Kung gusto mong makausap ka paminsan-minsan, kapag pagod ka, medyo may nangyaring mabigat na na problema or isipin, pwede ka naman tumawag. Kung gusto mo nga, punta ang pakita din sa inyo kahit malayo yun. Malayo po na. Okay lang. Thank you po. Friends, mga kababayan po natin, maliwanag po. Magaan po ang loob ni Edo kay Beyonce. Minsan daw kalokohan, pero minsan naman sweet. At kadalasan daw po ay totohanan or totoo. So yan po mga Kalingap, yan po si Kalingap Edo. So bahala na po tayo kung ano po masasabi natin. Pero sa obserbasyon po natin, base po sa nakikita po natin sa kanila kapag nag-uusap, yung kilos po ni Beyonce, kilos ni Edo, sa tingin natin, parang hindi malayo magkahulugan po talaga ng loob. Pero sa ngayon, masasabi natin, hindi pa po masyadong hinog. Yun po yung mga pagkakataon na aabangan po natin. Alamin natin sa mga vlog ni Kalingap Rab po siguro kung saan ho makakarating or saan hahantong yung pagiging close po nung dalawa. Mga Kalingap? So siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, meron lang po muna tayong isa shout out. Tapos maraming salamat din po sa ating mga kasaman sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga pabahay program ni na Kuya Bal Santos Matubang, tsaka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo. Tapos sa ating mga viewers, sa ating mga followers, maraming salamat din po sa inyo sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel during live stream at saka yung mga upload po natin dyan. Tapos sa ating Facebook page din po, maraming salamat po. Lalong-lalo na po yung mga nakafollow na po sa atin. So maraming salamat sa inyo pong lahat. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong Kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!